lintik. Saan niya nabasang libro na kailangan ng ganun bago maghimagsik? Ang ganitong komento ng Supremo na may halong panunuya ay may mahalagang aral. Noong pa man, may kaibahan na ang taong aral sa libro at ang taong aral sa karanasan. Bagamat salat sa formal na edukasyon si Bonifacio, hindi naman siya salat sa karanasan. O mas tumpak, sa mga karunungang hindi matatagpuan sa libro. At doon sa kanyang sinulat na ang dapat mabatid ng mga Tagalog, matatagpuan ang karunungang hindi basta-basta masusumpungan sa mga libro o silid aklatan sa bansa noong panahong iyon. At iyon ay may kinalaman sa pagtalikod ng mga Kastila sa kasunduan sa pagitan ni Ligaspi at Sikatuna noong sila'y magsanduguan. Isang kataksilan na isang himagsikan lamang ang katapat. Maraming manunulat at historiador ang sumuri sa kapangyarihan ng sulating ito at karamihan sa kanila ay nagsabing nakuha lamang ni Bonifacio ang mga ideya sa ang dapat mabatid ng mga Tagalog mula kay Rizal. Meron pang ang nagsabi at ito ay isang paring banyaga na dito na nakatira at nagngangalang John N. Schumacher na halos wala ka daw makikita doon sa artikulo ni Bonifacio na hindi makikita sa mga naunang sulatin ng mga ilustrado at propagandista. Ang ganitong pagtantya ay napakalaking kabulagan, kung hindi man napakalaking kasinungalingan. Sapagkat sa sulating ito at sa iba pa, sa pahina ng kalayaan, nakabandera ang katawagan ni Bonifacio sa bansa, hindi Pilipinas, kundi Katagalugan. Hindi Pilipino, kundi Tagalog. At doon, sa pahina ng kalayaan, doon makikita ang paglilinaw na nagsabing Bisaya man, Ilocano man, Bicolano man, Kapampangan man ay Tagalog din. Ito ay ang tinatawag ng tanyag na scholar na si Ben Anderson na imagined community na aktibong ginagawa ng mga modernizer sa pagbubuo ng nasyon sa makabagong panahon. Malinaw na ang pobreng botigero sa katauhan ni Bonifacio ay may kakayahan at aktibong nag-iisip sa kanyang sarili kahit marami siyang binabasang libro ng ibang tao. Gayunpaman, likas sa kanya ang kababaang loob tulad ng mga maraming mahihirap sa bansa noon at hanggang ngayon. Kaya nga hindi siya gutom sa kapangyarihan. Matatanda ang inalok niya kay Rizal ang pamumuno ng himagsikan. O mas una pa dito, inalok niya kay Valenzuela ang pamumuno naman ng Katipunan noong mga nagdaang taon. Sa Tijeros Convention naman, maluwag niyang tinanggap ang pagkahalal niya hindi bilang presidente, kundi bilang ministro ng interior. Ibang usapan na lang siyempre noong hayagan siyang ininsulto nung isang nagngangalang Daniel Pirona. Sobra na ang ganon. Ang kababaang loob na ito ng Supremo ay siguradong nagbukas sa kanya sa isang pinto ng karunungan na wala sa hinagap ng mga nagdaan at mga kasalukuyang historiador at manunulat. At ito ay may kinalaman sa karunungang bihirang isulat, inililihim sa hindi nakakaintindi o tahasang kaaway, at isinasalin lamang sa mga mapagkakatiwalaan at karapat-dapat. Ang tinutukoy ko dito ay ang larangan ng folklore at folk wisdom o karunungang pambayan. Dito matatagpuan ang mga kwento ng nakaraan ng mga himagsikan noong unang panahon, mga magigiting na bayani at mga kakilakilabot nilang kaaway. Kadalasang binabanggit
ang mga nabasang libro ni Bonifacio, pero walang makasumpong sa mga taong kinausap niya at hininga ng kwento sa kanilang karanasan, pakikidigma at inspirasyon. Matatandaang lumaki si Bonifacio sa kalye ng Maynila habang nagbebenta ng tungkod, pamaypay at kung ano-ano pa. Siguradong marami siyang nakasalumuha at nakakwentuhang sari-saring tao mula sa itaas hanggang dulo ng bansa. At dito natin mabibigyan ng linaw kung bakit naging napakahalaga ang plano nilang assassination kay Father Gil noong mga panahong iyon. Sobrang halaga na sila mismo sa Kamara Sekreta ang magsasagawa ng assassination at hindi nila ito basta iuutos sa ordinaryong kasapian ng Katipunan. Malaki ang posibilidad na naisipan ni Bonifacio itong isagawa dahil sa mga narinig niyang unang kwento hinggil sa mga naging pag-aaklas ng mga Waray at Bicolano, Ilocano at Bisaya, pati ang mga Moro noong unang panahon, na ang mga himagsikang ito ay madalas nasimulan dahil sa isang praile na kung hindi man biktima ay kadalasang siyang dahilan. Halimbawa na lang ay ang pag-aaklas ni Sumuroy, ang Waray na naghimagsik at nagpalagablab sa buong isla ng Samarat, Leyte, maging ang Kabikulan, Masbate, Cebu, Camiguin at ang Hilagang Mindanao. Sa puntong ito, maaring itanong kung paano kaya nasagap ni Bonifacio ang mga kwentong bayang ganito na naglalaman ng mga kagilagilalas na pakikipaglaban ng mga naunang bayani, gayong wala namang tala na siya ay naglakbay sa kung saan-saan sa bansa. Pero dapat niyong tandaan na ang paggawaan ng barko o galyon noon ng mga Kastila ay sa Cavite lamang. At doon ay isinagawa ng mga Kastila ang tinatawag na sistema ng polo y servicio, kung saan sa pilitang pagtatrabahuhin ang mga katutubo ng 40 araw ng walang sweldo. Ang polo y servicio ay isang sistema kung saan sa ang lugar kumukuha ang mga Kastila ng mga trabahador. Mistulang alipin ang sino mang trabahador sa sistemang ito. At maraming Ilocano, Bicolano, Waray, Ilonggo, Cebuano, Kapampangan, Boholano at iba pa ang nagtrabaho sa mga paggawaan ng galyon ng mga Kastila. Hindi ngayon nakapagtataka na ang Maynila bilang sentro ng pamahalaang Kastila at malapit lamang sa Cavite ay nagmistula noong parang palayok kung saan pinaghalo-halo ang mga tribo sa bansa. Ang tawag dito sa Ingles ay melting pot. At si Bonifacio bilang batang lansangan ay malamang nakasagap ng sari-saring kwento at impluensya sa sari-saring taong ito. At malamang din ang pagkamuhi ng mga nagserbisyo sa polo sa Kastila ay nasagap din ng Supremo noong siya ay lumalaki hanggang maging ganap siyang magkaisip. Ang sistema ng polo ang siyang dahilan kung bakit naghimagsik si Sumuroy. At sa pamamagitan ng asasinasyon niya sa paring Kastila na nangangalang Father Miguel Ponce Barberan, sumiklab ang himagsikan na kumalat sa maraming lugar at kapuluan gaya ng nabagkit. Sa pamamagitan din ng asasinasyon ito, naitatak ni Sumuroy ang kanyang liderato sa himagsikan. Malamang sa hindi, ito rin marahil ang hangarin ni Bonifacio sa kanyang planong asasinasyon kay Father Gil. Ang itatak ang liderato ng Kamara Sekreta sa himagsikang padating at itatak ang kaisipang ito ay labanang walang atrasan, walang kompromiso anupaman, hanggang mapalayas na tuluyan ang mga Kastila kasama ng kanilang mga bulaang pangako at bulaang relihiyon.
hindi pinahalagahan ni Bonifacio noon ang katawagang Pilipinas at Pilipino. Dahil nooy, ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino ay pagiging Kastila na dito lamang sa bansa ipinanganap. Merong insulto noon sa mga Tagalog na ganito ang takbuhin. Tila ka Kastila. Ayaw na Bonifacio maging tila Kastila. Kung kaya, humugot siya ng mga kaisipan, inspirasyon at kaisipang pandigma mula sa matatandang kinagawian at sa matatandang pananampalataya. At ang mga mabunying kaisipang ito at sinaunang damdamin, ang sinikap ni Bonifacio na lapatan ng makabagong pananaw at modernong kaisipan tungo sa pagkabansa o nationalism. Siya ang anghel ng kasaysayan o angel of history, alinsunod sa pananaw ni Ben Anderson at ang kanyang kaisipang imagined community. Paglilinaw lang bago tayo pumunta sa huli, hindi dapat pag-awayin si Bonifacio at si Rizal gaya ng nakagawian na. Ito ay dahil bagamat sa Espanyol isinulat ni Rizal ang kanyang dalawang nobelang Noli at Pili, sinimulan naman niyang sulatin ang kanyang ikatlong nobelang may titulong Makamisa sa lengguaheng Tagalog. Napakalaki ang paggalang ng Supremo kay Rizal. Kahit na nga ba minsan ay napamura ito nang malaman ang desisyon niya na pumunta sa Cuba at doon gamitin ang kanyang karunungang medikal. Nasa ibang larangan ang kadakilaan ni Rizal at kailangan ng hiwalay na talakayan dito sa hinaharap. Bilang pagtatapos, malinaw na hindi lang matapang na tao si Andres Bonifacio, kundi siya ay taong nag-iisip din. Ang pag-iisip na ito ay batay sa karanasan at kagawian na mga katutubo mula apari hanggang hulo, at hindi batay lamang sa libro o sa mga ideyang galing sa Espanya o Europa noong mga panahong iyon. Ito ang kaisipang pambansa na nakasandal sa kagalingan ng kapatiran, puri at kabanalan. Ang kakayahang ganito ang hindi binigyan ng halaga o pansin ng maraming tinaguriang eksperto sa kasaysayan mula noon hanggang ngayon. Kontento na silang ituring si Bonifacio bilang extra o supporting cast na sumingit lamang sa eksena sa pagitan ni Rizal at Aguinaldo na kapwa nagbandera ng Pilipinas at lahat ng kaakibat nito. Ugali na kasi ng mga historiador at manunulat na ito na isalin ang salitang Katagalugan sa Pilipinas o Philippines tuwing tinatalakay nila ang mga dokumento ng kapatiran at katipunan, na parabang ang mga ideya ni Bonifacio ay hayagang kamangmangan o katangahan. Singlinaw pa sa sikat ng araw na ito ay hindi kamangmangan kundi karunungan. Dapat nang matigil ang ganitong pagtuturing at kalakaran. Sa huli, masasabing nasayang natin ang pagkakataong maging isang modernong nasyon nung iligpit nila Aguinaldo ang Supremo, buwagin ang Katipunan, at sa Malaon ay makipag-areglo sa mananakop na Kastila at Amerikano. Hindi man maibabalik na ang karanasan, kapupulutan naman ito ng maraming aral sa kasalukuyan, na unang-una, ang bansang ito ay dapat tumuntong sa mas matibay na pundasyon ng pagkabansa o nasyonalismo. At ang tuntungang ito ay walang iba kundi ang karanasan, hangarin, kaugalian at pananampalataya ng bayan. Hindi masamang gumaya o kumopya sa karanasan ng ibang bansa, lalo na ang mga makabagong sistema o modernong pamamaraan. Subalit ang mga ganito ay dapat iangkla sa kaugalian at karanasan ng bayan. Totoong mahirap itong gawin dahil taliwas sa makikita sa ibabaw
hindi pa talagang isang modernong nasyon ang bansang ito. Patuloy na gumagana ang pag-iisip at imahinasyon ng maraming makabayang grupo sa tunay na katauhan ng bansang ito. Harinawa, ang naging tungtungan ni Bonifacio sa sangkatagalugan na puri at kabanalan, pagmamahal sa bayan at hindi sa kapangyarihan, ang siyang maging tungtungan din sa hinaharap. Magandang araw po at salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nakapagbigay ng linaw ang bidyong ito sa ilang masalimuot na usapin sa ating kasaysayan. Marami pa pong kasunod na paglilinaw sa mga darating na araw. At upang maabisuhan kayo sa mga bagong kabanata, mangyari lamang mag-subscribe sa channel na ito. Marami pong salamat sa pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po ang kalayaan.